guys again and welcome back to another episode of my channel. I'm here again all about Belle and yes, this time I'm going to share with you ito guys, true story to kumbaga. Hindi ko papalagpasin tong pagkakataon na to na makarating kami dito sa Bataan at personal kong i-share sa inyo yung not really systematic. I just want to use yung word na systematic guys kasi yung ikukwento ko sa inyo actually talagang ma-inspire ka ako every time na naiisip ko to, every time na pupasok talaga to sa isip ko, sobrang natatouch ako, tapos sobrang na-inspire ako, tapos ayan, katulad ngayon dito, ayan, tumataas yung aking balahibo kasi talagang sobrang napabilib ako dito sa tao na to. Actually, kilala niyo naman siya kasi meron din siyang sarili YouTube channel. Siya si M. Tamayo. Grabe yung kanilang naging journey sa kanilang dream house. Kumbaga, gusto ko lang i-share sa inyo yung kanyang naging story na sana magbigay ng inspiration din sa iba dyan na OFW na talaga namang nagsumikap sa ibang bansa. Tapos, after ng Sipag at tiyaga, talaga naman nagkaroon ng magandang bunga yung kanilang paghihirap at pagtiyaga sa ibang bansa. Alam naman natin na yung pagtatrabaho sa ibang bansa is hindi yan na katulad ng ibang iniisip ng tao na wow, abroad siya. Ah, hindi kasi gano'n yun eh. Hindi lang yung basta kumikita sila. Kasi kung hindi ka rin kasi marunong sa buhay, kumbaga, mapupunta lang in two ways yung pinaghirapan nyo. So, kailangan hindi lang Sipag at tiyaga. Kailangan meron ka rin sarili mong diskarte, sarili mong pamamaraan kung paano mo mapipreserve, kumbaga, or makikita yung pinaghirapan mo, which is ang tawag ko dun, fruit of labor. Eto guys, yung pinatayo nilang bahay, bago, ayan, papakita ko sa inyo yung short clip ko nung kanilang bahay. Although meron na siya netong ginawa na sarili niyang video, gusto ko pa din pakita sa inyo na from the time na tinatayo pa lang yung kanilang bahay, hanggang eto na ngayon, to sa kinakaupuan ko ngayon, nandito ako sa kanilang bahay, sobrang na-inspired talaga ako sa kanila. Grabe. Kumbaga, kaya ko nasabi na very systematic yung nangyari sa kanila kasi guys, gusto ko lang talagang i-share sa inyo na nasubaybayan ko kasi yung journey ng kanilang buhay. Mula yung mga binata at dalaga pa lang sila, yung locally nagtatrabaho sila dito sa Manila. Mga nurse sila, pero yun, nagtrabaho sila dito. Yun, locally employed sila dito. Then, hanggang sa, yun, nabuo yung kanilang relasyon. Then, nag-decide sila na magpakasal. After nila magpakasal, nag-decide sila na subukan nila yung, kumbaga, nakapagsapalaran sila pumunta sa ibang bansa, which is ang tinarget nilang bansa is Macau. Nung pumunta sila sa Macau, pareha sila, actually, nag-tourist lang talaga sila doon. Guys, okay na, kinikilabutan talaga ako dito sa kwento kong ito. Kasi sobrang nakaka-inspired talaga sila. Tapos, kumbaga, hindi ko akalain na ito na yung dream house nila. Nandiyan na talagang makikita mo yung pinagpagura nila. Well, to continue my story, pumunta sila sa ibang bansa, sa Macau, para tourist lang sila nung una. Tapos, pag-tourist ka kasi may certain period ka lang doon na pwedeng magstay. Medyo worry na kami noon kasi parang darating na yung time na
matatapos na yung pagstay nila doon as tourists, kailangan na nilang bumalik dito sa Pilipinas. Pero ano talaga eh, perfect talaga yung pagbibigay ni God ng blessing, kasi malapit na silang matapos yung pagstay nila doon, nakakuha sila ng magandang trabaho. Si Emily, nakapagtrabaho siya, my God, kinikilabutin ako, nakapagtrabaho si Emily sa Lisboa. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng Lisboa. Ang Lisboa ay isa sa sikat na hotel sa Macau. Kumbaga, yan yung, kumbaga sa isang lugar, siya yung pinaka-tourist spot. Siya yung pinaka-center ng na establishment sa Macau. So, ang ganda na naging position niya doon, ang ganda na naging trabaho niya doon. Siyempre, kapag may maganda kang trabaho doon, ibig sabihin, meron ka din magandang package. Actually, guys, kahit tayo nag-a-abroad, kung hindi natin kasi siya talaga siseryosohin, kumbaga laro-laro lang, wala. Hindi natin ma-achieve yung gusto natin. Sila, pumunta sila doon para magtrabaho. Nagsikap sila. Kumbaga, focus lang talaga sila sa pagtatrabaho. Ang ginawa lang nila, yung normal living lang talaga nila na, okay, papasok sa trabaho, kukuha ng sweldo, pero talaga nagsisave sila. Kaya ako very, sinabi na very systematic, kasi ganito ang ginawa nila. Let's say, sumweldo sila ngayon. Siniset nila yung para kay Lord. Ang tawag namin kasi doon, tithes. Nagbibigay sila ng 10% tithes, minsan more than pa talaga. At meron siyang pinaka-notebook or ledger na itong month na to, sumweldo ko ng ganitong amount, plus yung mga bonuses ko, yung mga tips ko, dapat ito yung ibibigay ko para sa Lord. Ganun ang ginawa nila. So, nagbigay sila ng tamang tithes, tapos tinatabi na rin talaga nila yung budget nila para sa kanilang pagkain. Siyempre, kaya tayo nagtatrabaho is to enjoy. Kumbaga, hindi lang puro trabaho. Siyempre, may konti din na pang lifestyle. So, meron din silang allotted budget para sa lifestyle nila. Sa mga groceries nila or other kung mayroon man emergency. Yan yung pinaglalaanan nila. Then, sinisiguro nila na may matitirang portion para ihulog sa banko nila, sa account nila, para maipon nila. Ayun, so yun ang ginawa nila, nag-ipon. Ayun, medyo maingay lang talaga yung kapitbahay kasi nandito tayo ngayon sa Bataan, medyo open talaga yung surroundings dito. Kaya konting ingay lang talaga, baka nga pati yung puni ng ibon marinig natin kasi ganun siya, medyo ano yung sounds dito talaga, medyo nabu-volume kumbaga, basta yun na yun. Then, yun, hanggang sa mag-ano na sila doon, magpa-5 years na sila doon, pero ang dami na sa kanila, kumbaga ang tagal na nilang kasal, tapos wala pa silang baby, hanggang sa, ayun, nakwento niya sa akin na, besh, kasi eto talaga yung taon, eto talaga yung buwan na gusto namin na magkaroon ng baby. Wow, sabi ko, ayun, kinabutan ako. Sabi ko, wow, sa isip-isip ko, wow, pati talaga yung pagpaplano nila na magkaroon ng baby, talagang ano, nakaprogram, kumbaga. Tapos yun, nangyari yun, sinabi niya, besh, ganitong buwan, eto talaga. And grabe, grabe yung blessing na binigay sa kanila. Kasi yun ang will nila, yun ang prayer, yun yung will ng heart nila, yun ang prayer nila. And yun, boom, grinant ni Lord John na yun, nabuti si Emily. Like baby, yun na nga, si Sky na siya ngayon. Tapos, syempre, may pangarap sila na makapag-stay din for good dito sa Pilipinas at may tayo yung kanilang dream house. Kaya, yun na nangyari. Nag-decide sila na umuwi na lang dito. Total, may enough na silang ipon para makapagpatayo ng bahay, makapag-umpisa as talagang family na. Kaya, nandito na sila ngayon sa Pilipinas. Sobrang nakaka-inspire kasi, kumbaga, ito, yan. Ito yung kanilang bahay. And, papakita ko lang sa inyo yung short clip video na ginawa ko sa labas ng bahay nila. Ayan, sobrang ganda ng bahay kasi very modern.
Tapos, pag pumasok kayo dito sa loob ng bahay, sobrang ganda yung mga ginamit nilang granite, ng mga tiles, ng mga, kumbaga lahat ng materials, mapapawaw ka kasi dream house talaga. Kumbaga, yung design ng bahay na to, talagang ito yung, parang kumbaga sa isang bagay, naka-personalize, naka-customize. Ganun yung nangyari. Kaya sobrang nakaka-inspire. So, eto na yung bahay nila paggabi. Ayan. Gabi na ako nakapag-film. Kasi galing kami sa labas. Ayan. Galing kasi kami sa bagak, nag-swimming kami. So, ito yung kanilang bahay. Ito ano to, yung ilaw nila. Ito ang plano nila dito, gawin nilang ano, la-landscape nila. Tapos yung mga ilaw na to, ano to eh. Umiilaw lang siya tuwing gabi, nagkukusa lang. Kukusa na siya umilaw. Ito yung kanilang CR. Ayan. Ganda ng kanilang bowl. Tapos may window dito. Tapos ito, room to ni Sky. Ayan, dito kami natulog. Ito yung cabinet. Ayan, I think wala naman ako naiwan. Ito yung beauty, ano niya. Hindi pa sila nakaayos tong kwarto na to. Ayan. Ayan, yung kanilang chandelier sa taas. Ang ganda ng kulay. Kulay blue. Ayan. Ito yung isang room. Tsaka ito.